And in the near future, guys, no, sobrang blessed ka kasi talagang na-appreciate ng family mo. Happy family kayo, mga kapiksino, kasi you're doing everything that you can para sa pamilya mo rin. And as a consequence, guys, no, talagang nakita natin yung pagmamahalan, strong bond sa iyong family. And sila yung ano mo, source ng inspiration mo, sila yung motivation mo, sila yung source of strength mo. Kaya talagang very important sa iyo na masaya sila kahit na sabi nga natin nagkakanda-kanda kuba-kuba ka na sa paghahanap buhay, pero hindi mo siya iniinda because gagawin mo ang lahat para sa kanila, lalo na kung may mga anak ka, 'di ba? Na hello guys, hello Aries, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng ating episode for tonight is Story Mo Ba To? Ito isang timeless reading para sa Aries, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. So, sa reading na to, mga ka-Pixie, titingnan natin where you are right now, mga potential and challenges nyo, what you need to focus on, past, present, future, mga ka-Pixie, mga suggested approach, and yung potential future ng inyong story, okay? So, shuffle ko yung cards guys, hanapin ko yung energy ng Aries. Eto, so Aries kayo ay na-represent ng King of Wands sa ating spread, mga ka-Pixie. Eto yung combination guys ng positive and negative energy, general reading lang, pwede mag-resonate, pwedeng hindi. Comment down below, mga ka-Pixie, if naka-resonate kayo sa mga messages para sa inyo. So where you are right now guys, sobrang dami yung pagsubok na pinagdadaanan sa buhay, sobrang dami yung obligasyon, responsibilidad, sobrang daming nakapatong sa balikat nyo, mga ka-Pixie. For some of you, maaaring may mga attachment din kayo, no? Kumbaga parang meron, pag sinabing attachment, parang may mga past circumstances na nangyari sa buhay nyo, mga problema, ganyan, mga complaints, mga negative na pangyayari na hindi nyo mabitaw-bitawan, okay? And yun yung isa sa mga nagpapahirap din sa inyo. Kumbaga parang hindi nyo ma-let go yung mga negative na nangyari sa buhay nyo. And nagkukos siya ng mabigat pa na dalahin sa buhay nyo, mga ka-Pixie. For some of you, I'm sensing na yung iba, maaaring kayo din yung inaasahan sa pamilya nyo, ganyan. Pwedeng breadwinner kayo. Parang lahat kinakaya nyo, mga ka-Pixie, to the point na parang nagkakanda kuba-kuba na kayo sa pagtatrabaho, paghahanap buhay, para lang malampasan nyo itong mga bigat na problema na to. For some of you, pwedeng meron din kayo mga excess baggage, no? Excess baggage, kumbaga parang hindi nyo na responsibilidad, pero parang inaako nyo pa, okay? So, maaaring may mga ganun din kayo. So, yan yung where you are right now. Comment down below, guys, if naka-resonate kayo. More on potential, mga ka-Pixie, ito maganda kasi ibig sabihin, merong taong tumutulong sa inyo, parang merong nakikinig, no? Parang meron kang best friend, ganyan, or confidante, na parang, or pwedeng specific person mo, lover, ganyan, na willing na makinig sa lahat ng sinasabi mo, and parang sinishare mo yung burdens mo sa kanila, sa kanya, tapos naiibsan yung sama ng loob mo because you have this specific person na naiintindihan yung bigat na pinagdadaanan mo. And somehow, parang kahit papano, gumagaan yung mga dalahin mo sa buhay dahil sa kanya. What to focus on, mga ka-Pixie, no? Maging logical, wag masyadong maging emotional, guys. Kasi kapag ka naging emotional tayo, baka mag-breakdown tayo, diba? Especially sa case nyo na talagang nararamdaman natin yung bigat ng dalahin, bigat ng responsibility. So kapag ka sinabayan mo yan ng pagiging emotional, baka bumigay ka. So isipin mo na lang na trabaho lang, trabaho lang. Walang personalan, responsibilities lang to, malalampasan ko rin to, makakayanan ko rin to, ganon. Kumbaga parang just be logical and wag masyadong maging emotional para hindi kayo masyadong mahirapan. Sa recent past nyo, mga ka-Pixie, very successful naman kayo. And yung iba sa nyo guys, kasi parang the reason why yung ibang tao
is nakasandal sa inyo is because magaling kayo, no? Magaling kayo, for some of you, parang nagagawa nyo ng paraan lahat, maabilidad, ganyan, kayang-kayang, yung iba sa inyo parang, feeling ko, yung hindi kayo nagrereklamo sa pamilya nyo or sa mga mahal nyo sa buhay, pero parang sinasarili nyo lahat ng reklamo nasa loob nyo lang, no? Hindi nyo masabi sa kanila. Pero deep inside, you may be hurting or baka pagod lang talaga kayo, ganyan. Pero successful kasi kayo and very independent, ganyan. Kaya parang yung iba, parang na, hindi naman sa namimihasa, pero parang talagang dumidepende na sila sa yung mga kapiksi kasi magaling ka talaga. Alright? Your greatest strength, mga kapiksi, ito yung maganda sa inyo, guys, no? Tinatalikuran nyo lang. tinatalikuran nyo lang yung mga nega, no? And ito yung isa sa mga greatest strength nyo na parang gusto nyo lang mag-chill, ayaw nyo na masyadong seryoso, ayaw nyo masyadong emosyonal, chill-chill lang, ganyan, kasi you know and you understand na kapag sinabayan mo ng masyadong pagiging seryoso, malulosyang kayo, ganyan, kukunot yung noo nyo, magkakaringles kayo, diba? So parang sumasabay na lang kayo sa agos ng buhay, mga kapiksi. Alright? So, yun naman yung maganda sa inyo, mga kapiksi. That's one of your greatest strength. At saka yung iba sa inyo, guys, sobrang dali nyong kausap, no? Sobrang dali nyong kausap na parang pag may hiningi sa inyo, okay. Parang oo lang kayo ng oo kahit na alam nyo na hindi ganun kadali para sa inyo na kunin. Pero parang okay lang kayo ng okay. So, yeah. And in the near future, guys, no, sobrang blessed ka kasi talagang na-appreciate ng family mo. Happy family kayo, mga kapiksi, no? Kasi you're doing everything that you can para sa pamilya mo rin. And as a consequence, guys, no, talagang nakikita natin yung pagmamahalan, strong bond sa iyong family. And sila yung ano mo, source ng inspiration mo, sila yung motivation mo, sila yung source of strength mo. Kaya talagang very important sa iyo na masaya sila kahit na sabi nga natin nagkakanda-kanda, kuba-kuba ka na sa paghahanap buhay, pero hindi mo siya iniinda because gagawin mo ang lahat para sa kanila, lalo na kung may mga anak ka, 'di ba, na umaasa talaga sa iyo, kapiksi. Alright? Suggested approach, guys, no, may mga pagbabago din, no, na maaari kang ma-experience sa buhay mo. And focus on changes, mga kapiksi, no, kung gusto mo talagang, sabi ko nga, guys, you can be, do, and have anything that you want in your reality. So, kung may mga challenges, may mga problema ka, kailangan mo lang baguhin yung pattern of thoughts mo, imbis na magreklamo ka, imbis na tawag dito, damhin mo yung bigat ng mga dalahin mo sa buhay, be grateful instead, no? I-shift mo, no? That's what you need to do, mga kapiksi. I-shift mo siya sa gratitude, i-shift mo siya sa appreciation na, yes, marami akong problema, yes, marami akong responsibilidad, pero masaya naman yung pamilya namin, pero blessed pa rin naman ang pamilya namin, na-appreciate naman yung isa't isa, so with that, I'm so grateful, no? So, yung mga ganon, guys, kasi kapag ka shinif nyo yung inyong energy vibration into something positive, mas light, mas magaan, mas mararamdaman mo, hindi mo mararamdaman actually yung bigat ng mga responsibilities na nakaatang sa'yo because you're enjoying, because you are grateful for what you have in your life, diba? Ganun yung nagagawa na magic ng pagpapasalamat. If you are really focused on gratitude, mga kapiksi, talagang mararamdaman nyo na magaan ang buhay. Alright? And what you need to know, mga kapiksi, talagang magiging super busy ka dahil sa iyong pagtatrabaho, sa iyong paghahanap buhay. Parang ano to, guys? Tawag dito? Tag-init. Diba pag summer, tag-init, ganyan.
na naglalabasan lahat ng pwede maglabasan, pati yung mga langgam, diba? They work. Sinasamantala nila yung ganda ng panahon. So, parang sa inyo, maaluwan yung panahon, maganda yung panahon. So, this is the best time for you to move, take action towards your goals. Kasi talagang makita kayo ng magandang resulta, mga magagandang pagbabago sa inyong buhay, mga kapiksi. Alright? Your hopes and fears, this is more on fears, mga kapiksi. Kasi for some of you, sabi ko nga, some of you are hurting inside. Maaring sinasarili nyo lang kasi ayaw nyong sabihin sa pamilya nyo or ayaw nyong ipakita sa kanila na nahihirapan kayo. So, some of you talaga may mga emotional pain kayo. And that's fine. That's okay. That's your human experience. And okay lang yan. But pwede nyo pakinggan, guys, yung ating Ho'oponopono and Self-Love Subliminal sa ating channel. Ginawa ko talaga yan, guys, para maibsan yung mga bigat ng damdamin nyo, and sobrang dami na tayong natulungan yan, sobrang daming success story. So if you are one of those na may mga emotional pain na pinagdadaanan, pakinggan nyo yan, mga kapiksi, makakatulong sa inyo. Alright? And yung inyong potential future, guys, no, parang sa inyong potential future nag-aalalay lang kayo sa paggastos, inuunan nyo yung mga ano nyo, mga parang may mag-i-invite din sa inyo na magnegosyo, ganyan. Uy, friend, baka gusto mo mag-invest dito, magnegosyo tayo, ganyan. Parang hindi nyo rin sila agad-agad papatulan, mga kapiksi, kahit na mainit, kahit trend, ganyan, because you are saving, no? Nag-iipon talaga kayo, mga kapiksi, for your future and para sa future ng mga anak nyo or ng pamilya nyo, mga kapiksi. And sobrang ganda niyan. Syempre, dapat talaga nag-iipon tayo, 'di ba? Parang ang sabi ko nga, parang mga langgam, no, na work, ipon, para sa panahon ng tag-ulan, may madukot tayo. Okay, so ganun yung pupuntahan ng inyong potential future, mga kapiksi. Talagang you are saving, and okay yan, mga kapiksi. Alright? So, comment down below, Aries, if naka-resonate kayo dyan sa mga messages na yan. Tingnan natin yung additional na mensahe sa inyo ng inyong mga gabay gamit itong deck na to. Habang sinashuffle ko to, guys, no, panoorin nyo muna itong video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-undad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course? Dito ay matututunan mo ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixietaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so mag-avail ka na ng course, kapiksi, sobrang ganda talaga niyan, and promise marami kayong matututunan, magbabago talaga yung takbo ng buhay nyo. And mayroon tayong one free pampaswerte subliminal until September 31, guys, so mag-avail na kayo habang September 30, habang mainit-init pa, guys, alright? So ito yung mga additional na mensahe sa inyo ng inyong mga gabay, mga kapiksi. Ito, guys, kayang sa inyo talaga to, no, angel therapy, kasi yung iba sa inyo talagang meron kayong mga emotional pain, ito, mga pinagdadaanan, yung mga hirap sa buhay, mga kapiksi, mga sama ng loob, ganyan, mga worries, mga bigat ng damdamin. So your angel wants you to know to give your cares and worries to your angels, no, and allow them to take your burden. So magdasal kayo, mga kapiksi, humingi kayo ng tulong sa inyong mga gabay, sa inyong mga spirit guides, sa inyong mga angel guides, and allow them to ease your burdens, mga kapiksi, no. Ipaubaya mo na sa kanila yung mga worries mo, yung mga fears mo, yung mga bigat ng damdamin mo. Talk to them, mga kapiksi. Especially dun sa mga times na feeling nyo wala kayong makausap, wala kayong malapitan, walang makarinig, wala kayong masabihan ng mga problema nyo. Magdasal lang kayo and speak to your angels, mga kapiksi. And mararamdaman mo na gagaan talaga yung pakiramdam mo kasi
ililift ka nila and kukunin talaga nila yung mga burdens nyo, guys. Okay? And ito, guys, sobrang ganda. Malayo pa yung mararating nyo, mga kapiksi. So, spread your wings. Fly high, mga kapiksi. Malayong malayo pa. Matayog pa yung mararating nyo. So, i-declare nyo na yan. I-mine nyo na yan sa baba, mga kapiksi. I-comment nyo sa baba. Malayo pa ang mararating ko. Ganyan. Para talagang maramdaman nyo itong energy na ito kasi as in talaga malayo pa yung mararating nyo sa buhay. Alright? So, patuloy lang na magsikap, guys, na wala namang tao na hindi nagdadanas ng mga problema. Pero ang importante, nagsisikap kayo. Don't give up on yourself. God has never given up on you, so don't ever give up on yourself, mga kapiksi. Alright? So, yan ang iyong reading. Aries, comment down below, guys, if naka-resonate kayo. Ito yung ating 2024 kapalaran, guys. Kung di nyo pa napapanood, panoorin nyo na. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing, guys. And see you again next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.